Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyong lahat. Idiniretso ko na po yung itong paggawa natin ng video kasi wala po akong oras talaga gumawa ng video pag ako'y nandun sa mga anak ko. So ito yung kwento ko po dito as bilang hindi naman palagi na lang tayo na mabigat yung binibigay ko sa inyong message, no? So ito naman, medyo masaya to. Testimony, magandang testimony na nangyari po sa akin. And so ito po magandang testimony to na gusto ko po na i-share sa inyo. Magkaroon tayo ng na talagang malaman natin na buhay ang Panginoon at hindi pala ako nasisiraan ng bait. Alam ko po may mga tao na naniniwala at meron ding hindi. Na minsan ang mga anak ko, minsan natutulala sila eh. Kung yung mga pamilya ko na nga, natutulala sila. Ngayon araw na to, meron binigay sa akin si God na, may pinakita sa akin na ganito. Ano ba to? Yung mga ganon. Parang nahisiraan ako ng ulo, hindi ko ba alam kung guni-guni ko nga lang yan o ano po ba. Kasi minsan, one time, nangyari po yan sa akin siguro mga ilang weeks ago, na pagising ko pa lang ng umaga, habang nagpipray ako, sabi niya, parang may bumulang sa akin. Pumunta ka ng river. Yan po yung naririnig ko na parang boses. Na nagsabi, punta ka ng river. Sabi ko, anong gagawin ko sa river? Sabi ko naman, parang ako nagsasalita mag-isa sa sarili ko. Sabi ko, sa Japanese pa, wakarimasta. Sabi ko, pupunta ako. Tapos, nakalimutan ko yun kasi ang dami kong ginawa. Kumain ako. Pagkatapos ko magdasal, kumain ako. Tapos, yung mga ginagawa ko. Tapos, after 2 hours, eto na naman siya. Punta ka ng river. Sunod-sunod na yung mga narinig ko na parang boses na yun. Na bumubulong sa akin. Punta ka ng river. So, meron kasi malaking river po dito na connected from Tokyo hanggang sa Mount Fuji. Alam niyo po yun, yung tinatawag nilang Tamagawa. Yun po yung isang malaking river dito sa Japan, sa Tokyo. So, malapit po kami dun sa river na yun. Ang tawag po nila is Kawa. Pagpunta ko po dun, pagkita ko dun, tulay pala siya. Nasa tulay ako malaki. Lumabas ako sa may tulay. At sa tulay na yun, pagka humarap ako dito sa harapan dito, pagalimbawa dito ko harap, ito po, makikita po natin dito is Mount Fuji. Mount Fuji po siya. Tapos dito naman, papuntang Tokyo. So, ganun po. Dito po ako humarap sa Mount Fuji kasi nandyan yung araw. Nandyan yung sikat ng araw. So, ang ginawa ko po, doon ako humarap. Ngayon, pagtayo, nakatayo lang ako. Anong gagawin ko dito sa river? Parang ganun. Bakit? Yan ang sakita ko sa bandang kaliwa niya, dun pala yung magiging eskwelahan ng apo ko. Tapos dito sa may papuntang Mount Fuji na yun, yung tinutumbok ng araw na yun, dun pala lilipat ang aking anak ko si Luis. So yun po, nandun ako, nakatayo ako dun. Ang gagawin ko dito, sabi ko, siguro gusto ni God na ipagpray yung lugar na yon, kasi minsan nag-overflow po yan. Sa mga, alam niyo naman dito sa Japan, may mga tsunami, may mga may bagyo, minsan napupuno po yan, nag-overflow yung river na yon. So inaisip ko ba kayon? So kaso ang hindi ko ina-expect, meron na naman bumulong sa akin, sabi niya dito, kasi meron doon sa gitna ng river na yon, meron pong bench, parang upuan doon sa gitna na yon. So, yung pagkita ko doon sa upuan na yun, meron palang upuan dito. So, doon ko ipinark yung aking bike. Tapos, dito po ako sa harap ng bus. Ngayon, may bumulong sa akin, sabi niya. Diyan ka mag-pray. Diyan ka lumuhod sa gitna mismo ng river na yun, sa tulay. Diyan ako mag-pray. Talagang ilang beses yung sinasabi niya, diyan ka mag-pray, lumuhod ka at mag-pray ka dyan. Napaisip ako. Eh, syempre po, hindi kaya nasisiraan ako ng ulo. Hindi kaya tinatanong ko sa sarili ko, totoo ba itong naririnig ko? Ang dami tao dito. Anong iisipin nila sa akin? Yung ganon, na nagdalawang isip ako noong una. Sabi ko, paano gagawin ko? Hindi naman actually dalawang isip, kundi nag-isip ako, dito ako magpe-pray. Dito sa daanan ng mga sasakyan at pagkatapos, ang daming taong dumadaan. Alam niyo po yun, naisip ko yun. Naisip ko na, hindi kaya nasisiraan lang ako ng ulo. Pero
Pero nandun pa rin yung pagsunod sa puso ko. Kaya ang ginawa ko po, pumikit ako. Lord, ikaw ang bahala. Sabi ko, kung anong gusto mo, matusunod. Lumuhod po ako doon. Mismo sa bench na yun, sa gitna ng tulay. Andun sa ano na yun, nakaharap ako doon sa Mount Fuji na yun sa may araw. Hawak ko ang aking Bible. Lumuhod ako sa may ano na yun. Pinaka-naging table ko yung bench na, yung upuan na yun. Naging parang table siya. Doon ko inilagay yung aking Bible at lumuhod ako doon. At doon po ako nag-start mag-pray. Pinagdasal ko yung river na yun. Ano nga to, kumbaga yun, pinag-pray ko kasi hindi natin alam ang kalooban ng Panginoon. Pinag-pray ko po yun in a positive way yung lahat ng mga taong andoon na sana'y palagi maging ligtas dahil minsan talaga nag-overflow po talaga ang tubig. Talagang doon nagpapanik. Nag-ano po, nagsa-siren ang ano dito sa Japan. Umuugong na ang sirena dahil mag-evacuate na kayo, evacuate na kayo. Pag, laging ganun, pag may malakas talaga yung walang tigil ng ang ano ng typhoon. So, yung uhagos ng tubig, so syempre yun po, pinagdasal ko po yun. At ganun na rin po yung eskwelahan ng anak ng apo ko na papasukan ngayong after 3 months, doon na po siya papasok, high school na siya. Thank God. Sa kanyang patnubay, palagi sa aking pamilya. So, doon din yung lilipatan ng aking anak. Malapit yung bahay niya doon sa may river na yun. So, sabi niya ipagdasal ko. So, ipinagdasal ko po yung river na yun. At ano man ang plano ng Panginoon, alam ko, kaligtasan ng mga tao na nandoon sa paligid na yon, ng river na yon, ang kanyang kagustuhan. Ako man ang ginamit niya nung time na yon. Ipinagdasal ko yon sa ating banal na Ama sa langit. Pinagdasal ko siya at kay Jesus. Pinagdasal ko siya at ganun din, hiningi ko ang Holy Spirit. Hiningi ko lagi ang Holy Spirit talaga every time na ako'y magdadasal. Yun po, pinagdasal ko po yung river na yon. At para po lahat ng tao malapit doon ay talaga po maligtas anuman po ang dumating na trahedya dito sa Japan. Maraming salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Amen. So, yun po. Pagkatapos ko mag-pray, tumayo ako. At dito naman ako humarap sa may bandang Tokyo. Yung, kasi nasa ibabaw nga ako ng tulay. So, ang ginawa ko po, dito po ako nag-pray. Pag-pray ko po dito, nag-lay hands ako na ganyan. Pag-lay hands ko na ganyan sa river, dito sa kabilang side. Habang nag-pray po ako, pag-dilat ko po na ganyan, biglang ano nga to, hindi ko alam. Ang nakikita ko lang dun is puro damo. Bigla po siya na nagliparan lahat yung ano. Alam niyo po yun, habang nagpipray ako, nagliparan lahat. Ang dami siguro, hindi lang 30 mahigit yung ano, yung puro puting ibon po siya na malalaki. Malalaki siyang ibon. Puti, puting-puti siya. Na lumipad siya ng kumpul-kumpul sila, lumipad siya. Alam niyo po yun, yung I felt the Holy Spirit is with me that time. Nakita ko po na nandiyan, na buhay talaga ang ating Panginoon. Naramdaman ko siya, kaya yung tuwa ko po, alam niyo po yun. Yung tuwa ko na hindi ko siya nakuhanan ng video. Wala, talagang overwhelm ako. Nag-lay hands, yung lay hands ko na yun, na pagdadasal ko, umabot mo, kasi umakyat siya, lumipad siya pataas na ganyan. So yung kamay ko po nakaganyan, hanggang sa lumilipad siya, papunta po siya doon sa Mount Fuji, doon sa araw. Yung sinisikata ng araw na nagdadasal ako doon, ako nakaluhod at nakaharap. Doon po siya na unti-unti na pumunta po doon yung bird na mga puting-puti. Alam niyo po yung pakiramdam ko nung time na, ay, hindi ako nasisiraan ng ano, kasi hindi ka makakakita for the first time in my life. Lagi ako nagpupunta sa river, pero hindi po ako nakakita ng gano'n na mga kumpul-kumpul na puting ibon na napakadami, na lumipad sa harapan ko, pataas, papunta doon sa lugar ng Mount Fuji, doon sa ano na yon. Parang kumbaga, dinaanan niya lahat yung buong river na yun, papunta siya dun. Dun siya hanggang sa nawala na siya. Nakaganyan po ako hanggang sa nawala. Kaya may mga dumaan pa estudyante nila dyan sa tulay. Kinawayan ako kasi nakataas ang kamay ko. Akala nila siguro sa kanila ako nagkakaway. Ano kayang ginagawa nitong matandang to dito, nakatayo dito? Yung mga ganun po. So, kinawayan ko sila. God bless you. Ganyan, natawa sila. Thanks be to God talaga. Kaya, amen, Lord. Ito po ay magandang testimony talaga na hindi natin nakikita ang ating Panginoon, pero gumagalaw siya in a mysterious ways. Nakita niyo po. Naramdam ko yung presence niya. Kaya ito po ay ibinibigay ko sa inyong testimony na to, na yung pagsunod sa Panginoon talaga, na yung puso na pagsunod,
yung time na yon, kung hindi ako sumunod, di syempre hindi ko po makikita yon. Nakita ko yon. Yung overwhelming, yung talaga nakakita ko, nagandang puti-puti. Makakita tayo, maaari, isa, pinadalawa, ganyan, lalo na sa mga river. Pero yung ganun na talagang puti-puti, talagang ang dami niyang ibon. Talagang first time na nakakita po ako, doon ako naniniwala, naniwala na ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon ay nandun. At sa talaga, ang nagpapunta sa akin, doon sa river na yon. At thanks be to God, thank you Lord, at talagang sumunod ako sa boses na talagang nagsasabi sa akin. Kasi ang God, hindi tayo tuturuan na masama. Alam niyo po yun. Pag sinabi niya mag-pray, alam nga namang si devil yun magtuturo sa atin. Siyempre, hindi po. Hindi tayo tuturuan ni devil. Ayaw nga ni devil na mag-pray tayo eh. Alam niyo po ba yun? So, ang Panginoon, gusto niya lagi tayo nagpipray. So, yun po. Mag-pray tayo na mag-pray. At maniwala tayo kahit hindi natin nakikita ang Panginoon. Maniwala tayo na buhay ang ating Panginoon. Itaas natin siya sa ating buhay. Dapat siya lagi ang bida. Hindi po tayo ang bida dito. Siya po ang bida talaga. At hindi po tayo, mga kapatid. Sana makita po natin yun. At itaas natin siya minuminuto sa bawat araw natin dito sa buhay natin dito sa lupa. Siya po ang ating itaas. Amen. Kaya yung pagpipray po natin, mga kapatid, ay talagang ilagay po natin, isa puso natin, kahit ano man po ang ginagawa natin. Yun po, sabi nga ng mga anak ko, ang aking video ay mabibigat daw po ang aking mga video, kaya ayaw nilang mapanood. Pero, ang pagsunod po sa Panginoon, at tatatawa na lang ako sa sarili ko talaga, talaga po hindi ganun kadali ang pagsunod sa Panginoon. Minsan umiiyak ka dyan, minsan mabigat ang loob mo, minsan kasi nararamdaman mo na nandito ka pa sa sins. Umiiyak ka dahil nararamdaman mo na ang Panginoong Jesus. Minsan maiisip mo, Lord, kuhanin mo na ako kasi mas gusto ko dyan kasi para hindi na ako makagawa ng kasalanan. Natatakot ka nang gumawa ng kasalanan, naramdaman niyo po yun. Hindi ko po alam kung anong plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, pero isa lang po ang alam ko. Mahal tayo ng Panginoon. At ang gusto niya ay maligtas tayong lahat. Mabuti ang kanyang layunin. Yun lang po ang alam ko. Kaya po ako, anuman ang pagdaanan ko, ang pagsunod sa Panginoon, ang pinipili ko. At sana, gabayan ako ng Panginoon. Talaga pinagdadasal ko lagi, gabayan ako ng Panginoon. Ganun din po ang mga nasa paligid ko, ang aking pamilya, buong pamilya. At ang mga kapatid ko, ang lahat ng mga tao sa mundo, lahat na talagang gabayan tayo ng Panginoon sa bawat gagawin natin sa araw-araw. Magdasal po tayo araw-araw. Mahal po tayo ng Panginoon.